Alright guys, so ngayon magluto tayo ng egg rolls. Hindi ko alam kung alin ba yung... Ito yata yung... rice. Meron akong rice wrapper at saka yung regular. Ito guys, finris ko siya. Ipiprito ko ngayon. Okay guys, see you later. So ito guys yung ating rice paper. Kasi hindi ko kagad siya naluto ng time na yun. Kasi matagal magprito eh. So binalot ko siya. Ito yung akin. Magluto rin ako ng kanin. And then, ito naman yung regular, yung flour. Yung egg roller. So magluto tayo. Meron pa ako dito. Ayan. So tingnan mo na. Yun muna ang nandun. Ito yung mantika ko. And then yung sabaw ng ating egg roll. Ito na. Ito na yun. Alright. So, let's go, guys. So, yun na, guys. Make sure kasi ano to, rice. Madikit siya. So, dapat naka... ano siyang ganyan. So, naku, grabe yung preparasyon nito, guys. ang tag dito. Naka-wrap siya ng hiwa-hiwalay na sa plastic. Kasi pag nagdikit, wala. Masisira. So, ayan lang natin ganyan. Frozen siya, pero hindi matilamsik. Kasi mainit na mainit yung ating apoy. Tapos, ito naman yung ating sauce. And then, pagkasahin natin. Meron akong basmati. Basmati na yung aking lulutuin. Mas gusto ko yung buhaghag. Hindi na ako sanay sa jasmine rice. Na guys, yung ating egg roll. Papadalhan din natin si mother at father. Tikim muna pag gusto pa. Dahil minsan kasi ayaw. Pag hindi type ang lasa, minsan ayaw. So tikim-tikim muna. Para magpiprito pa ako guys. Kanina ba ako nagpipidalawang oras na. Tagal-tagal magpiprito na. Kasi maliit yung ito. Sa mga naghahanap po kay Kali, buhay pa po siya. Medyo maedad na kasi ito yung 18, 19 years old na si Kali. So, mostly natutulog lang siya dun sa bahay niya. I know, Kali. Ayan. So, ang indoor cat namin is si Kali talaga. Siya yung hindi siya mabubuhay sa labas. Basically, wala siyang alam sa labas ng bahay. Dito lang siya sa loob. And then, next is, kilalang-kilala niyo naman ang ating dalagang Pilipina, si Bebang. So, yan. Ilawan natin si Bebang. Pailawan natin. So, si Bebang, ayan. Si Bebang naman ay indoor-outdoor cat. Gusto niyang lumabas actually, kaya siya nandyan. Basta siya nasa pinto. Kaya lang, Bebang, umuulan. Halika. Lakas ng ulan. Paano na to? 5-6. Basta araw-araw mo. Isang linggo ng ganito. Okay. So yan. Masyadong maulan. Grabe kanina yung kulog at kidlat. Kaya ang ganda na ang bunga ng garden. Kasi maraming ulan. Tapos mainit. Mainit. And then. So ito yung nabenta namin ng asawa ko. Tatlo yung akin. Dalawa sa kanya. So ilalabas ko na siya. Pero ilalagay ko siya sa bag. Kasi umuulan para pag pick up ng mail lady. Hindi mabasa yung label. So, 5 pang package. Kasi masyadong maulan. Ang gagawin ko, ipumasok na ulit si Beba. Oh no! Uy! Si Beba. So, isabit ko lang siya dito. Para alam nung may lady na. Yan yung mga packages. Uy! 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 Pag malalaking packages, pag masyadong marami, kami na yung nagdadala. Pero pagka ganun lang, mga ilang packages lang.
Okay lang kami. Pinapa-pick up ko na lang. And then, ano ba, Bera? Aba? Nakalimutan mo, kakapasok mo lang. Tulong. Aba? Aba, aba, aba. Ako, kapasok ulit. Nakalimutan niya, nakalabas na. Ay, may slug. Come on. Lagi inaaway itong si Ash. Shhh, Bebang. Ikaw, Bebang, ha? Ano na naman? Hindi ka na, ano ka? Iman lang kung kakain ba siya or what? So, as you guys know, pito na yung ating pusa. So, dalawa dito sa loob. Ito si Bebang mostly nasa labas yan. Pumapasok lang yan pag matutulog sa gabi or kain sa loob, pabalik-balik the whole day. Pero kalimitan sa ano. Minsan na sa gabi din siya natutulog. And kapon na po si Bebang. Kapon na yan. So, hindi naman siya mabubuntis. Ngayon yung aming pusa na orange. Yun yung medyo ano na siya, naglalandi na. So, kaya lang, yung schedule niya is ano ba yung schedule nun? Ano pa? Sa June pa siya makakapon. Kasi yung schedule nung kapon niya. And then, kailangan muna na 2 weeks before siyang ikapon. I think May 21st or May 20th. Ha? Kalimutan ko kung kailan ba siya ikakapon. Basta, 2 weeks before, kailangan dry na yung kanyang gatas. Kasi nagpapadede siya, diga. Pero, I think, hindi na nadede yung mga kuting. So, kasi kumakain ng solid food. So, kailangan 2 weeks siya na hindi papadede. Kailangan dry na dry yung kanyang milk before siya ikapon. And then, also the same time na rin, papabakunahan ng anti-rabies. Kasi yung schedule, yung ganun ang schedule yung dito. So, meron dito yung clinic ng mga, yung ganyan, pet clinic. So, dun dadalhin. Medyo mahal, guys. So, ano ba? Medyo mahal siya talaga. Umabot ng kung dun talaga sa parang private, kumbaga parang private hospital, abot siya ng $300. So, magkano yun? Mga $15,000. $300 plus yun. Kasi may gamot, may ganyan. Sabihin natin $400 plus kasama ng tax. Or $350. Ayun. Mahal siya. Dun naman sa parang public hospital. Siyempre, pag public hospital, medyo mura. Kaya lang yun nga, maghihintay ka ng matagal. And doon namin pina-schedule si Mama Captain Orange na dinadap natin. Kasi may nag-iwan dito na basta na lang siya iniwan. Ganun. Siguro nakita na ito, may mga pusa. Dito ko na lang siya iiwan. So yun, so inadap na namin. Kasi dito na siya makatira-tira. Ganun. Tapos buntis pala. Hindi nga namin alam naman siya. Ay, yung asawa ko. Kasi aling yung asawa ko. Since bata siya, may pusa rin. So, alam niya kagad. Ay, buntis. Siguro kaya iniwan. Yan. So, yun nga. Kaya meron tayong mga puting. So, mahal mag-maintenance ng pusa. Especially dito sa Amerika. Kasi kailangan mo talaga ng yun, papakapon, papaganon. Pabakunahan, tapos sunod yung mga kuting, pero yung mga kuting matagal pa naman yun bago makapon yata, parang 6 months pa, ganun, or bakuna rin parang 6 months pa. So yun guys, ito na ang aming pusa. So yung isa doon, yung parang yellow, kukunin yun ng kapatid na asawa ko. Hindi pa lang alam kung kailan siya kukunin. Hindi ko alam kung dalawa yung kukunin niya o isa lang. So, tingnan natin. Kasi marami na rin siyang pusa. Pag walang kumuha, eh siya. Lahat na dito. Grabe yung pagkain ng pusa, guys. Nung nakaraan nag-shopping kami sa pagkain ng pusa. Tapos may mga dilata pa sila. Grabe, yung isang bag ng pakain sa pusa is $30 na. Eh, saglit lang yun kasi ang lakas lang kumain.
napod pa yung litter box. Siguro nasa 70 yung $70 yung ilan ng asawa ko. Binayaran niya sa pakain sa pusa. Nasaglit lang yun kasi so sobrang mahal mag-maintain ng alagang pusa. So may condition ako, sabi ko. Yung mga bata, pwedeng i-keep yung mga kuting as long as hindi sila dito sa bahay. Kasi, ayoko ng pusa na sa bahay. Gusto ng mga bata na ano, dalhin dito yung mga kuting. Ayoko dahil, hindi naman ang hirap mag-maintain ng bahay. Nagsashed ng balahibo. Parang laging madumi yung bahay pag may pusa. Kaya lang ngayon, asawa ko mahilig talaga siya sa pusa. So, sabi ko, tama na yung dalawa, isa na indoor talaga si Kali, which is natutulog lang yun kasi maedad na. Kaya bang naman, indoor, outdoor. So, madali lang si Bambi na sa labas siya natutulog. Yung doon din siya kumakayo sa labas. Pero sabi ko, ayoko na. Dahil laging yung aming upuan, tingnan niyo guys, laging may balot. Alam mo yun? Kasi nga, nambalahibo ng pusa. Hindi namin ma-enjoy yung furniture namin. Kaya mahirap pag, may alagang pusa. Lagi kang balot yung bahay mo, hindi mo lagi nakaganyan. Kahit kano kaganda yung inyong furniture, tapos may mga upo ang kami na mga bago. Ito, takot ka na ma-scratch kasi nag-scratch sila, naghahasa ng kanilang. So ngayon, maulan, sobrang maulan, grabe. Buti nga wala na nung parang gumugu. Alam mo yung, siyempre kahit naman saan tayo, pag may bagyo, di ka, parang may gumugulo na bolang bato yung kaya ako nagising. Ayan o. Sobrang unang po lang hangin pero ulan. So lunod na lunod ang ating halaman. So mamaya pala. So nagtanim ako ng pakwan. Pero for some reason hindi siya umangat. Kasi doon ko siya nilagay sa strawberry bed. So ako ng dalawang klaseng pakwan ito. Binili ko to sa Walmart nung nandun ako. Isa nung biduha ba? At saka isang nitong bilog. So, tutuso ka siya tama, maganda, maulan. Pag tumigil, kung titigil yung ilan. So, ano pala to? 95 days? So, parang date na yun. May August na ang harvest nito. Ayan. Yung weather natin is medyo malamig siya. Diba sa Pinas, sabi nyo nga, ang init, no? Meron pa nga ako napanood na sa airport, yung nasunog yung mga sasakyan. Siguro ang nangyari dun, meron sa loob ng sasakyan na sumabog or something kasi sa sobrang init. Siguro lighter, may naiwan na lighter or something na hindi nang, or I don't know. Parang tapos yun, nag-ignite. Siguro ganun yung nangyari. Hindi ko alam. Basta sobrang, ang dami sasakyang nasala. Kaya, mag-iingat tayo. Grabe daw sa Pinas. I know dito, pag nag-summer na dito. Kasi yung weather natin, paiba-iba na rin. For sure, napaka-init this year. Kasi ngayon, weather extreme siya eh. Minsan, kaya ngayon, sobrang maulan. Hindi pa ako naka-ano ng sobrang maulan na ganito na dire-diretso na anong anim na araw, pitong araw na yata itong umuulan. So, hi baby! Okay, kasing nasipin. Okay guys, see you later.